Oh, mga parents, online learning, e-learning na tayo or remote learning. Ngayon, ang pag-aaral ay nasa bahay na. So, bago ito, very crucial. And I have 4 suggestions for you. 4 pong suggestions paano natin masusuportahan ang mga mag-aaral, ang ating mga anak upang maisakatuparan nila ang pag-aaral sa bahay. The 4 C's, number 1, conducive environment, number 2, constant communication, number 3, to care pa more, and number 4 is coaching. Number 1 is conducive environment. Conducive environment, maayos ba ang kanyang pag-aaralan? Meron na bang table? Meron na bang chair? Meron bang ilaw? May ventilation ba doon? May electric fan ba tayo? Kung wala, may pamaypay ba tayo? O aircon, kung ano ang meron tayo. At maganda sana yung desk niya, no? Lagyan nyo ng, andyan na yung mga school supplies, may lamp, tapos ang computer, syempre, nandun na. Kung laptop ba ang gagamitin natin, o yung PC, o yung smartphone, o tablet, ready na ba? May saksakan na ba doon? May charger na ba doon? Tapos dun sa area na pinag-aaralan, dapat walang distraction. Kung pwede, malayo sa TV, malayo sa sala. Kung malaki ang bahay, okay lang. Kung maliit, yung iba nga nilalagyan pa ng division. Lagyan nyo lang ng kurtina o ng border or something. Tapos sa table ng bata, i-organize natin. Lagyan mo ng maliit na blackboard o whiteboard na katabi niya. O corkboard. Tapos may mga post-its na doon. Tapos ang schedule, kasi ibibigay yan ng school na kahit na nasa bahay sila, meron silang schedule na susundan. From this time to that time, math. From this time to that time, it's science. You know, susundan nyo yun. Ilagay nyo yun, naka-display na nakikita nila ang oras. Pala yung mga aklat nila, hindi natin alam kung anong mga supplies nila sa school, ang mga books kailangan katabi na nila. At kailangan pa pala ng earphone, earbuds, dahil pag nag-uusap si teacher, pag nagkakarinig sa paligid, nako, magulo yan. Earbuds, yung iba meron pa ng built-in microphone, kung wala, gamitin nyo lang yung sa computer. Since sa bahay lang yan, kahit na sa bahay lang yan, dapat nakabihis na pang-skwelahan pa rin. Kaya kailangan yung polo niya o yung t-shirt niya maayos, planchado. Pero ang maganda niyan, yung top lang ang okay. Yung bottom, kahit bahala na kayo, shorts o pajama, okay lang. Mahalaga, maayos yung pantaas. Tapos, ang kailangan ba ng printer? Kailangan ba ng scanner? Malapit ba yan sa pwesto niya? Isa pa pala, kailangan meron rin yung mga password kasi maraming website na ibibigay ang mga teacher nila. Dapat andyan na yung username, password. I-display nyo na dun sa working area nila. Paano nga pala pag maraming mga anak? Nako, malaking problema yan. I-schedule ba natin to sa study table? O kuha tayo ng extra table? O dun tayo sa dining table? Oh, that's a challenge, you know? Ihiwalay nyo kung pwede. Isa sa kwarto ni Tutoy, isa sa kwarto ni Neneng, dun kayo. Okay? Kasi mag-aaway yan. So, a conducive environment, yan po ang kailangan natin. Handa ang area ng bata para sa pag-aaral. The second C is constant communication. Kailangan maganda ang pag-uusap between the parents and the teachers and including the student na rin. Number 1, may email address ka na ba ng mga teachers niya? Okay, hindi ko lang alam kung pwede ang telepono, pero kung may email address ka, malaking tulong 'yan. Tapos dapat alam mo rin yung mga contact numbers ng mga kaklase ng mga anak nyo. Para kung may problema, meron kayong matatawagan. Yung barkada niyang matalino, yung barkada niyang medyo matalino, yung barkada niyang trying to be matalino. Okay, lahat may number para may backup tayo. Tapos, kung pwede rin, yung mga co-parents nyo, yung mga magugulang ng kaklase, pwede rin tanongin yun, ready na po tayo. Kaya, constant communication, napakahalaga. Kailangan up to date tayo, alam natin lahat. Kung may mga circulars, may mga emails, nababasa natin yan at nagre-reply tayo. The third C is care pa more. Care. Because the stress level during this pandemic
ilang buwan na silang nakatenga sa bahay, dadagdagan na naman at may pag-aaral pa, iba-ibang sitwasyon. May mga bahay na may sakit, may mga bahay na may alagain, may mga bahay na nag-aaway ang mga tao sa loob at maingay. Kaya nakaka-stress po ang mag-aral. Kaya kailangan may suporta ang mga bata. Bigyan, kasi nakatutok yan sa computer for how many hours in a day. We should give them, kailangan meron silang katabi bang inumin, katabing merienda, ganyan, para matagal yung mga stress nila. Tapos, kamustahin po natin kung okay sila. Tapos, bigyan rin ng sleep time. Kailangan ba mag-nap, ng siesta? Okay. Sige, magbanat-banat ka muna, mag-stretch ka. Okay lang, mag-yoga ka, mag-weights ka for a while. Take a deep breath, inhale, exhale. Okay, we'll give you small breaks, anak. Palakarin mo, okay, lakad ka muna, anak. Lakad ka, pahinga ka. Okay, handa na ba yung pagkain pagkatapos nila, di ba? Ima-microwave, iinit na lang nila yung pagkain para hindi na matagal. Kasi, sabi ko nga, may schedule silang sinusundan. So, kailangan natin bigyan sila ng care pa more. The fourth C is coaching. Coaching them is not necessarily academics lang. I-coach nila natin sila na constant follow-up, constant check-in. Okay, so nandiyan ka sa nook mo, sa area mo. O anak, kamusta ka na? Okay ba? Ano ba kailangan mo? Tanong-tanongin nyo. Okay? Tapos, hindi lang pwede yung, o anak, may homework ka ba? Meron po. Tapos na? Okay, tapos na. Hindi. I-follow up nyo, itanong nyo rin. O ano ba sa math? Ano bang natutunan mo? Anong topic yan? O sa araling panlipunan, ano ba, give me 3 words na that will explain kung anong pinag-aralan nyo ngayon. Talagang i-probe nyo. You're coaching them to really think critically and to be more accountable sa kanilang pinag-aaralan. And also allow them to make decisions for themselves. Kahit na pumalpak sila, hayaan nyo. Bumagsak sa isang test, okay lang. Let it be a learning experience. Let it be a growth mindset. Kumbaga, natututo sila sa kanilang mga pagkakamali o pagkukulang. Pero that's okay. Don't give them too much stress. Coach them to succeed and to fail as well. Dahil that failure will make them revise their plans and do better. So, remember? So, napakahalaga nito, parents. The 4 C's. Number 1, conducive environment. Number 2, constant communication. Number 3, to care pa more. And number 4 is coaching. So, online learning, your kids need you. Kailangan ka nila. Ang dami kong sinabi, ano? So, don't worry. Sa baba nito, sa mga descriptions, ilalagay ko lahat ng mga tips na sinabi ko. Tapos yung mga hindi ko nabanggit, isasama ko rin. Sana po isuportahan natin. Good luck, parents. You can do this.